Magsitayo na po ang lahat. Kung kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga salapoy iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sumayon sa iyong kagandahang loob, mga salapoy iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwina na sa paggawa ng kabutihan at patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami mapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo, at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal na natin siya. At huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nananalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naganda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong poot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay. Ang pagliligtas mo sa aki, pakamtan,
Ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak ako'y nanginginig. Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig na sino mang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Magsitayo na po ang lahat. Sabi ng buong mahal sa daigdig, ako'y ilaw kapag ako ay sinundan. Ang dilim ay mapaparam at sa akin mabubuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, aakyat tayo sa Jerusalem, do'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kaniyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, makakainom ba kayo ng kopa ng hirap ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghahandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng hintil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod.
Ang sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kaniyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na tapat. Sa Ebanghelyo po natin sa araw na ito, ay narinig natin ang kahilingan ng asawa ni Zebedeo at sila po ang ina ni Santiago at Juan. Narinig natin ang kaniyang kahilingan sa ating mahal na poong Jesus na Nazareno. Iutos mo na itong dalawang anak kong ito ay maupo sana, isa sa inyong kanan at isa sa inyong kaliwa, doon sa inyong kaharian. Alam po ninyo, isa po sa mga aral na pwede nating matutunan mula sa pangyayaring ito ay ang katotohanan na hindi lamang tayo nagtatrabaho at kumikilos para sa ating mga pangangailangan sa lupa. Sa halip, sa lahat ng oras at sa lahat ng paraan, dapat nating laging hangarin ang langit. Ito ang hinangad ng ina ni Santiago at Juan na ang kaniyang mga anak ay maging katabi ng ating Nuestro Padre sa kaharian ng Diyos. Kaya nga kung mapapansin ninyo, matapos namang magtanong ng ina, ay nagbalik ng tanong ang ating Panginoon at binanggit niya, maaari ba ninyong inumin ang kopa na aking iinumin? Hindi ang kanilang ina ang tumugon, ngunit ang mga anak nito, sina Santiago at Juan mismo ang sumagot, oo, kaya namin. Ito yung sagot nila. At ito po mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto ay nagpapakita ng kanilang pananampalataya at kahandaang malampasan ang anumang hamon sa kanilang ambisyon para sa langit. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo at mga kadiboto, wala pong imposible sa taong sumasampalataya. Uulitin ko po, wala pong imposible sa taong sumasampalataya at may matibay na pananampalataya. Sa tuwing si Jesus ay humihingi at kumakatok sa mga pintuan ng ating puso upang maging kabahagi tayo ng kanyang misyon, upang maging tagapagpahayag tayo ng kaniyang mabuting balita, upang maging daluyan tayo ng kaniyang mga pagpapala. Naway maging oo din ang ating pagtugon, kagaya ni Santiago at Juan. Anumang nakaabang na panganib, anumang paghihirap ang maaaring naghihintay, anumang pag-uusig ang maaaring kaharapin, sa bawat pag-oo natin sa Diyos, ay alam natin kailanman hindi niya tayo pababayaan. Sapagkat kailanman
hindi naman nagpapabaya ang Diyos, lalong-lalo na sa kanyang mga tapat na lingkod. At kapag sinabing hindi nagpapabaya ang Diyos, ibig sabihin ito, wala tayong bagay na pwedeng katakutan dahil ang lahat ng ating kakailanganin ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi lang ang mga material na bagay, ngunit higit sa lahat, pupunuin niya tayo ng lakas ng loob, tibay ng pananampalataya, at masidhing pag-asa at pagmamahal. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, sa tuwing sasagot tayo ng oo, at sa tuwing pinapagbago natin ang ating mga pangako sa Diyos, may mga bagong posibilidad na nagbubukas sa atin. Laging idadaan ng Diyos ang kanyang mga biyaya sa atin upang tayo ay maging kanyang liwanag at tinig sa mundo. Sa tuwing iaalay natin ang ating sarili para sa kanyang kaluwalhatian, lagi tayong makatitiyak na kasama natin ang Diyos hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang isinasaisip natin ang salita ni Jesus na ang pinakadakila ay iyong naglilingkod, manalangin tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban tayo ng diwa ng tunay na paglilingkod. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may malasakit na katulad ng ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ng alitan at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Atin nawang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga may sakit, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming mapaglingkuran ang isa't isa sa pamamagitan ng pagtulad sa iyong anak na nag-alay ng kaniyang buhay para sa amin. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Nalulugod akong labi.
sukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo. Sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakas sakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Hesu Kristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kaniyang damayan. Ngayon, ang iyo'y hinahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kaniyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo
ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar
tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.